Hi mga ka-kitchen! Tara, luto po tayo na masarap na pangmeryenda at pwede rin po itong pangnegosyo. Kailangan lang po natin dito na elbow macaroni pasta. Kuluan lang po natin ito hanggang sa lumambot. Huwag rin po kalimutan maglagay ng asin at mantika para hindi po ito magdikit-dikit. Umpisa na rin po tayo maggayat ng ating panggisa. Magtadtad lang po tayo dito ng bawang. Hiwain lang po natin ito ng maliliit at pwede na rin po tayo maghiwa ng sibuyas. Hiwain rin po natin na maliliit itong mga sibuyas. Isang piraso lang po pala ng sibuyas ang ginamit ko dito. At pwede na rin po tayo mag-prepare ng parsley. Fresh parsley po ang ginamit ko dito. Pwede rin po tayo gumamit ng parsley powder. Tadarin lang po natin ito ng kagaya sa sibuyas at bawang. Nag-ready din po pala ako dito ng chicken hotdog. At hiniwa ko lang po ito sa katamtamang laki. Pwede na rin po tayo magsalang ng kawali at magpainit ng mantika. Kapag mainit na po ang mantika, pwede na po tayo mag-umpisang mag-isa. Gisahin lang po natin ang bawang hanggang sa ito ay mag-golden brown. At kapag nag-golden brown na nga po ito, pwede na po natin sunod igisa ang ating sibuyas. Gisahin lang po natin ang sibuyas hanggang sa ito ay mag-golden brown. At pwede na rin po natin isunod ang ating mga hotdog. Gisahin rin po natin itong hotdog hanggang sa ito ay lumambot at maluto. Kapag luto na po ang hotdog, pwede na po natin ilagay ang ating spaghetti sauce. Isang pack po pala na 900 grams ang ginamit ko dito sa 1 kilo nating pasta. Nagdagdag rin pala ako dito ng kalahating pack ng 250 grams na tomato sauce. Masyado na pong maasim kapag inubos natin ng 250 grams. Nagdagdag rin po pala ako dito ng 2 kutsara na asukal. Pagkatapos, haluhaluin lang po natin hanggang sa matunaw ang asukal na nilagay natin. Din na rin po natin itong timplahan ng garlic powder. Tansyaan lang po ang paglagay ko dito ng garlic powder, depende po sa inyong panlasa. Naglagay rin po pala ako dito ng pamintang pino. Konti lang po ang nilagay ko dito ng paminta para hindi po masyadong maanto. Pagkatapos, haluhaluin lang po natin para mag-mix well po lahat ng ingredients na nilagay natin. At kapag medyo nakulo-kulo na po siya, pwede na po natin ihalo ang ating parsley. Nakakadagdag po talaga sa aroma ng ating niluluto itong parsley leaves. Pwede na rin po natin ilagay itong ating lutong pasta. 1 kilo po ang ginamit ko dito. Pagkatapos, halu-haluin lang po natin hanggang sa lahat po ng ating pasta ay makoat po ng ating spaghetti sauce. Nagdagdag rin po pala ako dito ng gatas na evaporada. Alahating lata lang po ng iba pang nilagay ko dito. Pagkatapos, haluhaluin lang po natin para mag-blend po lahat ng ingredients na nilagay natin. Yan, luto na po ang ating macaroni spag. Maraming salamat po sa inyong panunood at kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag po kalimutan mag-like, mag-comments at i-share po ito. At huwag rin pong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Bye!